No longer science fiction dahil bumabiyahe na ang unang bus sa Pilipinas na kayang umandar kahit walang driver. At good news dahil libre ang pamasahe hanggang sa susunod na taon. Tara, let's change the game at alamin kung saan pwede sumakay ng autobus. Kung may robotaxi o self-driving taxi service sa China. At driverless na mga sasakyan sa Autonomous Racing League sa Abu Dhabi sa UAE. Ang Pilipinas, may autonomous bus service o autobus. You heard that right. Kung naghahanap ka ng sasakyang umaandar ng walang driver, inilunsad na sa New Clark City nitong September ang unang self-driving bus sa bansa. Sagot yan ng Japan-based ZenMov Incorporated. Katuwang ang MC Metro Transport Operation Incorporated in coordination with Basis Conversion and Development Authority and Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organization. Libreng masasakyan ng publiko ang autobus hanggang June 2025 habang sumasailalim sa demo phase ang proyekto kasama sa mga planong ruta ang biyahe sa New Clark City, Clark Freeport Zone, at Clark International Airport. Our aim of the company and the whole project is to realize the smart city, which the commercialization is after this demonstration project. Demonstration is necessary, ma'am, to show people that this works and, you know, this is beneficial for everybody. Exactly, and acquiring the passengers' demand. Isa-isayin natin ang iba't ibang features ng autobus. Siyempre, PWD friendly ito. Kaya isang press mo lang ng button, magbubukas na ang hagdan, papasok sa loob ng bus. Meron din po siyang sustainability features like yung low carbon emission vehicle. So thus, it improves the air quality. So align po ito sa ating sustainability goals. Merong dalawang drive modes itong autobus. Ang automatic at manual sa tulong nitong controller. Tapos meron siyang GPS cameras, sensors, at may safety features din katulad ng braking system kung saan madedetect niya kung merong tatama ang bagay. At pag merong tatamaan, automatically siyang titigil. Mga kapuso, nandito na tayo sa loob ng autobus. Merong 4 stops itong autobus sa kalakhan nitong New Clark City. Nandyan ang Aquatics, the stadium, nandyan ang Enga, tapos River Park. Kakaset lang ni Sir Miko into the automatic drive mode. 100% driverless. Amazing to experience kung gaano kaswabe itong driving ng autobus. At kung mapapansin niyo po, siya yung windows automatically sa mga pedestrian. The future of driverless vehicle is here, mga kapuso. Hindi lang ito makakatulong sa mga mamamayan dito sa Pilipinas at sa buong mundo, kundi pati na rin sa kalikasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!